at pag-asa, pagmamahalaga. Bayan, magsigaw na bayan, pinagpalaga, dakilang biyayang pangako niya, sumiyay na. Dakilang biyayang pangako niya, Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat.
Kristo bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami po'y mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan at maaari kang magpakita ng habag kaninuman sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan at pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito ngunit nangangahas na di ka pansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo ngunit mahabagin ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kailanmat ibigin mo, ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan,
ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buong ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Buong ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi, ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo at magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Oo, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ngunit ikaw, Poon, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig. Lubhang mahabagit, banayad magalit. Ibaling sa akin ang awa mo't habag, iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao, ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Ama, pagkat ipinayag niya, hari siya ng mga ama. Hallelujah.
salita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo, kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito'y, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin. At ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Ang lahat po ay magsiupo. Minamahal na mga kapatid, bayan ng Diyos, ating mga katuwang na pari sa ating banal na pagdiriwang, ating rektor at kura paroko ng ating National Shrine and Paris of Santo Padre Pio, Father Oka, at ang ating mukaisa ngayon sa ating pagdiriwang through live streaming sa iba't ibang social platforms ng ating National Shrine and Paris. Ngayon po ay 16 na linggo sa karaniwang panahon sa ating kalendaryo at buhay bilang simbahan. At ngayon din po ay ating ipinagdiriwang ang 3rd taon ng World Day of Grandparents and the Elderly. Pandaydig ang araw ng pag-alala, paggunita, pagkalinga at panalangin para sa mga lolo at lola at mga nakatatanda. At ang ating pong mga pagbasa ngayong 16th Sunday in Ordinary Time ay sinumatotal, summarized by the theme of the message of Pope Francis ngayong pong Sunday of the Elderly and Grandparents. Ang kanya pong message ay kinuha niya sa Ebanghelyo ni San Lucas, unang kabanata, talatang 50. Luke chapter 1, verse 50. Sa pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. At yung dalawa, ano kanilang karanasan? His mercy is from age to age. Yung po yung ginawang
bukal ng paginilay ni Pope Francis para sa mga lolo't lola at nakatatanda. God's mercy is from age to age. At nakakatuwa sapagkat pag naisang linggo pa, ating ipagdiriwang ang World Youth Day sa Lisbon, Portugal, na ang message si Pope Francis ay galing din sa chapter 1 ni St. Luke. Yun nga lang sa verse 39. Yun din, the visit of Mary to Elizabeth. Anong sinasabi sa verse 39? Mary rose and went in haste. Si Maria ay gumayak at nagmamadaling umahon sa bundok ng Judea. Why? Because God's mercy is from age to age. Si Maria, kabataan. Si Elizabeth, katandaan. When Mary visited Elizabeth, Mary was 14 years old. Elizabeth was 90 years old. Biro niyan, ay parehong ang kanilang karanasan ni sila'y kinawaan ng Diyos eh. At yan po yung aral ng mga pagbasa ngayon, especially the gospel. Sabi ng mga magasaka sa may-ari ng Triguhan, meron hong masamang damo eh. Amin hong bubunuti na. Anong sabi ng may-ari ng Triguhan? Wag. Wag. Baka mabunot pati ang trigo. Hayaan niyong lumago. Pareho. That is the mystery of the kingdom of God. Kasi ang talinhaga ni Jesus ay para ipahayag sa atin ano ba ang paghahari ng Diyos. What is the kingdom of God? It is a kingdom of mercy that knows no boundaries. Sabi sa mga kabataan ni Pope Francis, don't build walls. Look on the horizon. Sinong nasa horizon? Ang karanasan, ang aral, ang pagtuturo, ang pagtiyaga, ang hapis at kagalakan ng mga elderly and grandparents. At yan ang magaganyak sa mga kabataan to pursue life in the midst of difficulties and weakness. Bakit? Sabi ni Pablo sa ikalawang pagbasa, huwag kayong matakot. Ang Espiritu ang tutulong sa inyo. You don't know how to pray? Don't worry. The Spirit will help you, will guide you how to pray. Makasalanan ka, may karamdaman ka, don't worry. The Spirit, ang Espiritu ang tutulong sa iyo. And why? Because God's mercy is from age to age. Walang pinipili. Masama't mabuti. Kasi ang awa ng Diyos, laging merong pagkakataon na ipinagkakaloob sa atin. And you will know why the church will never
agree and permit capital punishment. Ang dahilan ito mga pagbasa ngayon, huwag mong bubunutin ang masamang damo. Hayaan mong lumago. Because along the way, the mercy of God is always there. At hindi po natin matawaran ang awa ng Diyos. Kayo mga may karamdaman, hindi gumaling-galing, don't you worry. The mercy of God will surprise you one day. Bibiglain kayo. Susurpisahin kayo. Ganyan trumabaho ang kingdom of God. Nung isang linggo, kung tanda ninyo, ang kingdom of God, walang pinipiling uri ng bato ng lupa. Daanan niyan, kibatuhan, kidawagan, kimabuting lupa, lahat ay wiwisikan ng butil ng biyaya. Alam naman ng Diyos kung sino ang batugan, kung sino ang dawagan, kung sino ang daanan. Alam naman ng Diyos yan. Ay, pero ang kanyang paghahasik ng biyaya ay para lagi sa lahat eh. That's the mystery of the kingdom. Sabi nga sa unang pagbasa sa aklat ng karunungan, sa bayang Israel ng Diyos, huwag kayong mag-alala. Ako mamahalaw sa inyo. Ang pakilasa ng Israel, sila dapat ng parusahan ng Diyos. Dapat na. Pero sabi ng Diyos, hindi. Hindi. Kay gagabayan ko, hindi ko kayo parurusahan. Aakayin ko kayo sa magandang buhay. Because I am merciful. Iyan po ang mabuting balita para sa atin. Yan ang paghahari ng Diyos. Lahat ay kinaawaan ng Diyos. Tumayo po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kasabay ng pagkapasalamat sa Panginoon sa kanyang pasensya sa kabila ng ating pagiging di karapat-dapat, idulog natin sa kanyang ating mga kahilingan para sa lahat ng malapit sa ating puso. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon dinggin mo kami. Para sa lahat ng mananampalataya sa daigdig, magpunyagin nawa sila sa paggawa ng mabuti sa kabila ng lahat ng samang nakapaligid sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco at lahat nating pinunong espiritual, patuloy nawa silang maging inspirasyon natin at katulong sa pagpapalaganap ng pagmamahal ng Diyos sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon dinggin mo kami. Para sa mga biktima ng kasamaan sa lipunan, maging kasiyahan at lakas nawa nila ang pananalig sa karunungan, habag at katarungan ng Diyos.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga tila damong ligaw sa daigdig, nawa maunawaan nilang ang pasensya sa kanila ng Diyos ay hindi pampasigla sa kanilang magpatuloy sa kasamaan, kundi isang pagkakataon para sila'y magbalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng taong may mabuting kalooban at nagsisikap sa pagsugpo ng kasamaan, huwag nawa silang panghinaan ng loob, kundi magsumikap pang lalo sa paggawa ng mabuti. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos ng awa at katarungan, tulungan mo kaming lipulin ang sama sa aming mga puso at magsikap para sa pagbalik loob ng mga sumusunod sa masama. Lahat nawa kami magpunyagi sa paglilingkod sa iyo hanggang marating namin ang kaharian sa kaganapan nito kung saan ka nabubuhay at nag-ahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upa ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambay ng banal mong ngalan ay magkabit ng karadagan mong kasiyahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo o kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Inarakilaan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag sa pilayay na palakat at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pagbagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Jesus, Jesus naming mahal, iligtas mo kami. Magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nena ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad na amin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat na hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ng iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain iyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa aking mga mata, minamahal.
ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapili ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mong kami pasulong na bakahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa bago na dudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, ipinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo po ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Clego o Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikalima, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, kung inyo pong mapapansin ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyari makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikapito, isang patalastas. Bahagi ng layuning pagpapaunlad o ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Sinimulan po nitong Hunyo ay sa kapilya na po ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong mga makikitang pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserved na schedules na noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyari makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Sa pangunguna ng ating Arsobispo, Gilbert Garcera, malugod po namin kayong inaanyayahang makiisa at sumama sa International Marian Pilgrimage Tour ng Arsidiosis ng Lipa. Ito po ay sa darating na October 15 to October 31, 2023. Para po sa mga katanungan at iba pang detalye, mangyari pong makipag-ugnayan sa mga contact details na nakalagay sa poster. Maraming salamat po. Mangyaring panatilihin po natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father Oka. Ilang linggo na lang po at magagamit na nating muli ang ating
Divine Mercy Sanctuary for Pilgrims. Taus-puso po tayong nagpapasalamat sa inyong lahat na naging bahagi at patuloy na nagiging bahagi ng clean up and repair na ating pong ginagawa. Sa inyo pong kaliwa ay makikita ninyo ang halos patapos na brown extension, meron na po tayong ilaw, meron na rin pong electric fan para po sa makakaupo diyan para po sa mga magiging parte ng bahaging yan, lalo na po sa pagdiriwang ng banal na misa. May ilang bahagi na lang po ang ating aayusin, lalo na po yung para sa mga senior citizens and PWD. Sa Divine Mercy naman po, malapit na rin po siyang matapos and hopefully, bago po mag-soltare sa ikatlong linggo ng Agosto, muli po nating magagamit yung Divine Mercy Sanctuary for Pilgrims para po sa ating mga pagdiriwang, lalo na kung linggo. Sa diwa pong ito, nagpapasalamat po tayo sa inyong lahat na naging bahagi ng pagdiriwang ngayong hapon, lalo na po sa ating mga servers, lectors, acolytes, commentators, sa lahat po ng mga naging bahagi ng pagdiriwang, sa ating mga pari na nakasama natin ngayon, Father Dondon, si Father JB, at syempre, taos-puso po ang ating pasasalamat sa nanguna sa ating pagdiriwang ngayong hapon, ang bikaryo ng Bikaryo 13 kung saan ang Padre Pio ay kabilang, Reverend Father Gamilin Balita. Marami pong salamat. Salamat din po sa inyong lahat na patuloy na nagtataguyod at tumutulong sa pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, lalo na po yung ating mga sumusubaybay sa pamamagitan ng TV Maria, ang ating pong Archdiocesan Radio Station, ganun din po yung ating pong local cable channel, yung Galaxy, tayo po ay ini-air na din nila. Pwede nyo pong mapanood, lalo na po sa alas 9 ng umaga, tuwing linggo. Ganun din po sa Radio Veritas at TV Maria. At sa ating pong FB page and YouTube channel, at sa iba't iba pang social media natin. Marami pong salamat yung sumusubaybay sa atin na sa ibang bansa, sa Amerika, sa Canada, sa iba't bahagi ng Europe, ganun din po sa Asia, lalo na po sa Hong Kong, Singapore, Indonesia, Malaysia, mga Filipino OFW sa Taiwan, at marami pa pong bahagi ng Asia. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagkatapos po ng ating pagdiriwang ng Banal na Misa, isusunod po kaagad natin ang Healing Liturgy, kasama po ang pagpuprosesyon sa relikya ni Santo Padre Pio. Muli, magandang hapon at maraming salamat po sa inyong lahat. Ang lahat po ay magsitayo. Sumain niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tagnan niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Dinulitain ang buhay na banal ng sangparin kay Kristo, ubos na lamang. Handa ni Jesus ay namalas sa kanya ang singmata. Limampung taong lang dinala. Iyalintana ang sakit at pag-ihirap, buhay
inilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Padre Pio ng Petrechina, salamat sa mabuting halimbawa, ang manalangin, umasa at huwag mangamba, ang labi mo paalaala. Padre Pio ng Petrechina, luluan mo kami sa hirap at dusa, gabay sa aming pagsika na gawing kaya-aya ang buhay namin sa Diyos Ama. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagsihi sa ating mga kasalanan, tayo pong lahat. O Diyos ko, ikinalulumbay ko ng buong puso ang tanang kasalanan ko. Hindi lamang sapagkat dahil sa kanila'y nawalan ako ng karapatan sa biyaya mo at naging dapat ako sa iyong matuwid na parusa dito at sa kabilang buhay. Kundi lalong-lalo na sa nalipastangan kita. Ikaw na Diyos na kataas-taasan, kabanal-banalan at lubhang kaibig-ibig na ngayon ay iniibig ko na higit sa lahat ng bagay. Aking kinapopota ng kasalanan, at ngayon gumagawa ako ng isang mataimtim na pagtitika na di muling magkakasala sa iyo, Diyos ng kaibig-ibig, at lalayuan ko na sa tulong ng iyong mahal na grasya ang anumang maaaring maging daan ng ipagkakasala. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nagsumamo kami sa iyo. Ipedalam niyo po ang inyong banal na Espiritu upang liwanagan kami at pagalingin sa aming mga karamdaman. Suguin mong muli ang iyong anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas at tagapagpagaling. Sa tulong ng panalangin ng aming mahal na Inang Maria, na aming patrong Santo Padre Pio, pagpalain at pagalingin mo kaming lahat sa aming mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Dinilami ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo, na ubay tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ay may isang babae na 12 taon nang dinudugo. Siya ay ginamot na ng maraming manggagamot at nagugol niya ang lahat niyang pag-aari. Ngunit di siya gumaling, bagkos naging malubha pa. Nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa likuran nito sa gitna ng maraming tao at hinipon niya ang kanyang damit. Sapagkat sinabi niyang, mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang naampat ang pag-agas ng kanyang dugo at naramdamang gumaling na ang kanyang sakit. Kapag daka ay nadama ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan sa kanyang sarili. Kaya bumaling sa mga tao, sino ang humipo sa akin? Winika sa kanya ng kanyang mga alagad. Nakikita mo ang makapal na taong gumigit-git sa iyo at itinatanong mo kung sino ang humipo sa inyong damit?
at tumingin siya sa paligid upang makita ang gumawa noon. Nang magkagayon, ang babae na natatakot at nanginginig, palibhasay batid kung ano ang nangyari sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ipinagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Subalit winika ni Jesus sa kanya, "Anak, naligtas ka dahil sa iyong pananampalataya. Humayo kang mapayapa at gumaling ka sa iyong karamdaman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Katulad po ng ating kinagawian na, ngayon pong hapong ito ay ating mapapakinggan ang testimonya ng isang lolo na mula sa Lemery, Batangas, 71 years old, na nag-migrate sa Amerika. Ang kanyang kwento ay ating matutunghayan kung papaano sa pamamagitan ni Santo Padre Pio at ang kanyang turo na laging manalangin sa Diyos ay naging daan para sa kanyang pagpapagaling sa sakit na stage 4 colon cancer. Tunghayan po natin ang kwento ni Lolo Boy Natividad ng Lemery, Batangas. Mapagpalang umaga, mga kapiyo. Ngayong araw ay makakapanayam namin ang 71 years old colon cancer stage 4 survivor na si Lolo Boy Natividad na natuwing Lemery, Batangas at kasalukuyang naninirahan sa Amerika. Umuwi siya rito upang makapagpasalamat at maihayag ang pagpapalang ipinagkaloob sa kanyang buhay ng Diyos sa tulong at gabay ni Santo Padre Pio. Nagsimula po ang aking pagiging deboto noong ako'y nasa Amerika, nagpunta ng Amerika at nakakapanood po ako ng kanyang mga streaming mass at doon po nag-umpisa ang aking pagiging deboto sa kanya na naging singahan ko po ng aking mga bawat problema sa tuwing po ako'y nagdarasal sa kanya. Nagiging magampos sa buhay ko ang aking mga problema. Nawawala po lahat. Isa pong malaking karangalan na maibahagi ko ang aking istorya ng buhay na nagsimula po nung ako'y ma-diagnose na ako po may colon cancer. Nalaman po nung doktor ko na ako po'y mayroong blood sa aking stool. Kaya minungkahi po niya na magpa-colonoscopy ako. So nalaman po doon sa aking colonoscopy result na ako po pala ay merong stage 4 colon cancer. Ang aking pong pamilya ay naging worried na. Ang naging sandalan ko po ay ang aking pananampalataya sa Panginoon through Padre Pio. Humingi po ako ng tulong sa kanya at nung ako po ay madesisyonan, naoperahan, naging ayos po lahat. Naging successful ang aking operation. Wala po akong naramdamang paghihirap sa sakit. At hanggang sa kasalukuyan po, ay wala po akong naramdaman. Marami pong mga kaibigan at kakilala na hindi po maniwala na ako po yung naoperahan sa stage 4 cancer. Kahit po yung doktor ko, yung aking pong surgeon, nagtaka po na ako po nakalibre, nabuhay sa awa po ng Diyos, patulong po ng ating mala, Padre Pio. Sumusunod lang po ako sa mga healing mass niya. Sinasabayan ko po from the beginning hanggang sa katapusan. Hanggang sa yung may mga offer po na dapat ganun doon gawin mo para maging katanggap-tanggap sa Panginoon ng iyong mga dasal. So sinusunod ko po yon. Dahil yun po ang kahilingan ni Padre Pio. Bawat oras, nagdarasal ako.
Lagi po akong nakasandal sa Panginoon. Mulat sa pulpo naman, ibinigay ko na ang aking sarili. Na ano man po ang mangyari, lahat-lahat pinaubaya ko na sa Kanya. So, naging maluwag po lahat. Ngayon ko po naramdam yung sarili ko na wala pong imposible sa buhay. Basta ipagkaloob mo sa lahat, sa Panginoon, at Siya nang bahala sa iyo. Napakapala ko po dahil ako po ay nabuhay ngayon ng isang parang bagong tao na hiniling ko po nga sa mahal na Panginoon at kay Padre Pio na bigyan pa ako ng panibagong buhay na makasama ko pa ang aking mga mahal sa buhay ng matagal. Dahil siguro po, mayroon pa talagang gustong ipagawa sa akin ang Panginoon na misyon. Kaya po, isa pong malaking karamala na maibahagi ko ang aking karanasan ito. Talaga pong napakapala o pinagpala po ko ng Panginoon. Lubos-lubos po akong pinagpala. Kinakailangan nating huwag bibitaw sa Panginoon. Lagi pong nandiyan si Padre Pio, nakalalay sa atin, na wala pong hindi matutupad basta hiniling niya papunta sa Panginoon. Lahat po'y pagkakaloob, magdadasal lagi sa Panginoon. Lagi po silang hihingi ng tulong dahil lagi siyang nandiyan, nakasubaybay sa atin. At ang Panginoon ay laging tutulungan ka ano ba nang mangyari sa buhay mo. Basta tayunting kang magdarasal, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya bibitawan. Kaya kapit lang, huwag kang bibitaw. Kaya naman ngayon ay bakas sa mukha ng mag-asawa ang kasiyahan, dulot ng kanilang pananampalataya. Isang pagpapatunay na saan mang sulok ng mundo at saan man tayo naroroon, ang Diyos ay tunay na nakikinig sa ating mga panalangin, anuman ang ating mga suliranin. Ang lahat po ay magsitayo. Aming Ama, nang awa, bukal ang lahat ng pagpapala at kagalingan, kami na sa iyong banal na harapan at nagsusumamo. Naway ang banal na Espiritu, isugo mo sa amin, sa aming lahat, higit sa mga may karamdaman, dito sa aming National Shrine, at mga nasa live streaming, hipuin niyo po sila ng inyong banal na Espiritu, ng lakas ninyo ang Espiritu Santo para pagalingin ang lahat ng aming karamdamang pisikal at espiritual. Kayo po ang lumikha sa amin. May karamdaman ngayon ang aming katawan, diwa at kaluluwa. Hiniling po namin na kami inyong pagalingin
kami po'y papanibaguhin ninyo. Pagalingin po ninyo ang aming katawang kayo ang lumikha. Panariwain po ninyo ang aming kaluluwang nilikha ninyo para sa walang hanggang pag-iral. Kayo po lamang ang lubusang makapagpapanumbalik ng aming kalusugan dahil kayo po ang lumikha sa amin at tagapagligtas ng aming buhay sa pamamagitan ng malakas na pananangin at tulong po ni Santo Padre Pio, aming patron at pintakasi. Pagalingin po niyong aming katauhan, diwa at kaluluwa upang may alay namin ang aming buhay para sa inyo. O Banal na Espiritu, pagaling niyo po kaming lahat sa iyong kapangyarihan. Amen. Come, Holy Spirit, I need you. Mahal na Santo Padre Pio, buong giting at tahimik na titiis nyo ang mga hapdi at kirot ng limang sugat ng Panginoong Jesus sa loob na 50 taon. Kumpara sa inyong naging pagdurusa, gasiyo na po ang aming dinaranas at pinagdadaanan ngayon. Turuan niyo po kami na maging matyaga rin sa pagtitiis at pagdarasal. Palakasin niyo pong aming loob na humingi sa Diyos ng awa at patawad, lalo tigit sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, na walagi naming bigyan ng panahon ng aming sarili na makisalo sa banal na misa kasama ng kapwa, lalo na tuwing Linggo. Pagalingin niyo po kami, alasin niyo po ang anumang nakakaliligalig sa amin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, sa pagmamagitan ni Santo Padre Pio, pagiginawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman at katauhan, sa katauhan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos.
Thank you.
dapat nubayan mo't pagani ang lahat ayon sa kalooban mo, mabutas ka, Panginoon ka. Magsitayo. Panalangin ng pagbabasbas sa mga gamit sa panalangin. O Panginoon Diyos, kayo po ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuso po ang inyong bendisyon sa lahat na mga gamit na ito sa panalangin. Mga rosaryo, imahin, dasalan, mga bulaklak na rosas, nagpapalaala ng inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat ng dubulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo po ng inyong awa at biyaya. Loobin niyo pong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. S-
sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa at magaling sa lahat ng karamdaman. Salamat sa Diyos. Diyos ko po yun ang alang ibinigay, sa'yo ng iyong butihing magulang. Tanging pangarap mo'y ang makapag-aral at maging alagad ng buong may kapal. Sa mura mong gulang may kaisakitin.